Hello guys, good morning sa lahat. No? Kasi ako talagang galit ako sa PhilHealth. Sa totoo lang. Noong time na nasa Pilipinas ako, nagtatrabaho ako sa agency. No? Bago ako pumunta rito. So 2014, lahat ng mga legal, ha? Legal. Hindi kasama yung UAE, yung Egypt, sa Syria, nagpapalis kami, sa Brunei, Jordan, na tourist visa. No. Heto, legal ako. Kasi nga, dito ako sa Kuwait. Saudi Arabia, legal. Kasi, ganito, may OEC. Noong time na si Sir Greco Belgica, noong 2015, nagalit siya sa OEC. At patatanggal niya yung OEC kasi nga, may corruption daw yung POEA. Nagkasagutan kami ni Sir Belgica noong 2016 na ha, noong 2016 na kasi nga uli nag-live na siya tungkol dun sa tungkol dito sa OEC nga. Ang sabi ko sa kanya, paano mo mapapalitan ang OEC kung wala kang ipapalit? Dahil kailangan na kailangan yan sa mga OFW ang OEC. Kasi nga, hindi kami matatawag na legal kung wala kaming OEC. Para hindi siya matatawag na yung OEC, yung POA, hindi mahanay sa korupsyon. Tanggalin nyo yung sangay dyan na nakalagay sa OEC dahil yun ang totoong korup. Bakit kanyo? Nung hindi pa si President Duterte ang nagiging presidente sa Pilipinas at hindi dahil kay Sir Greco Belgica na maingay talaga, hindi matatanggal ang nandito sa OEC namin. So 2014 to na OEC. Noong 2016, dumating yung kasama ko, 2017, dumating yung kasama ko dito, wala na ang mga andito. Pero ang nakalagay lang, OWA membership fee at yung PhilHealth. Ito, sabi ko doon, kasi nga ako na talaga yung nag-complain. Pero nung nasa agency pa lang ako, hindi ako nag-complain. No? Pero sinabi ko doon sa mga domestic helper na kung kayo ay miyembro ng PhilHealth, puntahan nyo yung PhilHealth dyan sa Robinson at sabihin nyo na miyembro kayo ng PhilHealth. Kasi nga, para yung bayad ng isang taon ng amo nyo, ng employer, imakikerry doon sa loob ng isang taon na hindi na kayo magbabayad. Yun ang ginagawa ko. Kaso lang, yung mga nasa accommodation kasi, hindi basta-basta nakakalabas. No? Nung ako na, nung time na yon, nung 2014, pumunta talaga ako sa Robinson, tiningnan ko to kasi nakuha ko na tong OEC ko. Kinuha ko talaga kasi nagtrabaho naman ako sa agency. Sabi ko nun, dun, sabi ko, bakit gusto, miyembro na ako, meron na akong card, nagbayad na rin ako. Kasi ang sabi ko, hindi nyo ba alam, ma'am, na doble na yung bayad ko? Kasi nagbayad na ako ng November. November to, fully paid ako ng 1 year. So sana, ilagay nyo 2015, fully paid na ako ng 2014. So sa 2015, dapat 2016, expired ako. Alam nyo guys, hindi. Whole year ng 2014, ayaw talaga akong pagbigyan ng taga PhilHealth. Totoo yan. Alam nyo kung ano nakalagay dito dati sa OEC? PhilHealth, OWA membership, POA processing fee, pag-ibig. Ang pag-ibig, magkano ba to? 400? Meron. Pero ang pag-ibig ang natanggal, ang POA processing fee at ang OWA na lang ang natitira sa kasama ko. Kita nyo kung gaano sila ka corrupt sa PhilHealth noong 2014 yun. 2014 to eh. 2014 yan. Kalinaw-linaw. December 22. Pag-alis ko pala. December 22, 2014. Ang tatak nung pag-alis ko. Ang araw na yun. Pero nung nabigay ito sa akin, November 2 eh. Nara. November 11. November 11. 11 kasi, November 27, 2014, date issued. So, na-issue sa akin to ng November 27, 2014. Alam niyo ba guys, 2014 yun, noong 2015, siningil na mama ko. Siyempre, mama ko pumunta doon. Alam niyo ba hindi pinagbigyan ng mama ko? Kasi nga, kailangan nila
ng kontrata ko, kailangan nila ng visa ko, kailangan nila SPA dito, Special Power of Attorney. Kasi ako daw OFW, kailangan daw, hindi na maano yung mama ko doon sa akin. Hindi nila valid yung card ko. So mag-start na naman ako. Noong 2015 yun ha. Paano nangyari yun? 2014 to. 11. November 27, 2014. So nung natapos nung December 2015, dapat nag-update ng mama ko doon. Nag-update yung mama ko. Ang sabi, may notice doon sa amin, pinadala sa mama ko, na i-update yung PhilHealth ko. Kasi 2015 na. Kita nyo? So hindi nila kinirid. Dapat sana, itong 1 year na bayad ng amo ko sa akin, dapat sa 2015 nila inilagay. Kasi bayad na ako ng 2014. The whole year. Pero hindi nila, nilagay pa rin nila. So dumoble, dalawa ang bayad sa loob ng isang taon. Magkano ang bayad? 2,400 sa PhilHealth. Nagbayad na rin ako. Kita nyo kung gaano sila kamasahol. Tapos ngayon, kukuhanan nyo kami ng 3%. Mandatory yun. Mga putang ina kayong hayop kayo, mga hinayupak kayong mga nasa PhilHealth. Ha? Porkit kami mga OFW, sinusuportahan ni Presidente Duterte at sumusuporta kay Presidente Duterte, gusto nyo na magalit kami mga OFW kay Presidente Duterte? Hindi naman kami makikita ng utak eh. No? Mga putang ina kayo dyan sa PhilHealth. Naisip nyo pa? Mga putang ina kayo? Ha? Heto nga oh, dumubling ang bayad ko. Oh, pumunta ako sa Robinson. Sabi, hindi daw pwede. Kasi nga, iba daw to. Iba daw yung binayaran ko. Saan ka makahanap niyan? Tapos noong 2015, simula noong 2015, wala akong PhilHealth. Ano na ngayon? Hindi pa ako nakauwi ng Pilipinas. Kasi ang sa tingin niyo, ganun na lang. Lahat ng domestic helper, hoy mga putang ina kayo, makinig kayo mga taga-PhilHealth dyan. Lahat ng mga domestic helper, nagbabayad ng whole year ang agency. Pero lahat nakapasok yan sa inyo. Pero ni isang domestic helper na nakapag-update. Kasi nga, hindi sila makakalabas ng agency at hindi sila makakalabas ng accommodation. So, paano sila makapag-update? At masasabi nila sila yung OFW. So, wala silang PhilHealth. Pwera lang doon sa pamilya na talagang on time magbayad. Pero hindi lahat yan ha. Marami. Ilang milyon ang OFW, especially sa domestic helper. Marami. Pero alam ko, nagtatrabaho ko sa agency. Hindi lahat ay makukuha nila yung binayaran na PhilHealth na to. At hindi sila miyembro. So yung pabalik-balik at hindi nakapag-update at hindi nakapag-renew, sa inyo lahat na pupunta ang pera na yun. Kasi nga, pag halimbawa ako, lilipat ako ng amo o lilipat ako ng country, magbabayad na naman yung amo ko. Kasi babayaran na naman yun ng agency kasi kasama yan dito sa OEC. Ha? Mga putang ina kayo. Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Sinasabotahin nyo yung presidente para kami magagalit sa presidente. 3%, tainin nyo yung mga putang ina kayo. Nasa Pilipinas, hindi ako takot sa inyo. Mga putang ina kayo. Heto, hinanap ko talaga. Mga hayop kayo. Hindi ako takot sa inyo. Sa totoo lang. Kasi yan ang trabaho nyo. Lahat, kahit ako tatayo dyan, bibit-bitin ko yung mga taga-agency na andyan. Yung mga domestic helper, hindi nila na-update yung PhilHealth nila. At hindi nila nagagamit yan. Yung isang taon nilang PhilHealth. Dahil hindi sila update yun. Dun. Hindi sila na miyembro dun. Miyembro lang sila sa OEC. Nang dahil binayaran sila ng agency. Kami yun. Kami yung gumagawa nun. Ng mga nasa agency. Sobrang dami ng pera nyo dyan sa PhilHealth. Pero yung mga miyembro, hindi nila nagagamit yon. Pero okay na sa akin yun kung hindi nagagamit. Kasi nga ayoko naman na may magkasakit sa pamilya ko. Pero grabe na yan. Sobra na.